Magandang araw mga ka-farmers, ito po ang ating update ngayon sa ating harvest. Pero bago po yun, inaanyayahan ko kayo mag-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na i-upload. Magandang buhay po. Ngayon mga ka-farmers, update ko kayo sa aking na-harvest na pala. Ito po ay lumping 2096. 100, dapat po yung 112 days lang siya pwedeng ma-harvest. Pero dahil nga umuulan-ulan ng ating panahon, ayan na extend. 117 days siya inani. At ito po ang ating mga expenses mga ka-farmers. Ayan. Pakita ko din sa inyo. Ayan, sa land preparation, gumastos tayo ng 5,000. Pabunot, 1,500. Binhi, 2,500. Input, pesticide, insecticide, and herbicide. Ayan, 5,200. Tapos, sa fertilizer foliar naman, 7,900. Labor expenses, ayan, 10% sila dito. Kaya, umabot sila ng 10,958. Pati din sa harvester, mga ka-farmers. 10,958 sila. Okay, yung total expenses natin ay 45,616. Ayan, yun po yung ating naging expenses sa ating 5,000 square meters. Kaya mapapansin ninyo mga ka-farmers, malaki ang pitak ng bawat pilapil natin. Ayan, itinutuko na lang sa isang way para makita yung ano, nagpubuhat ng mga palay, naghahakot papuntang kalsada. Ayan, tapos yung harvester. Kasi naulan din dito mga ka-farmers. Pero hindi pa ganun kalakas. Okay, sa fertilizer naman tayo. Ayan, first application natin, 3 bags. Tapos, isang complete, isang urea. Tapos, 1,16,20. Ayan, yun po yung ating unang application. Sa second application naman, 3 ulit na bags. Ayan, 2 complete, tapos isang urea. Tapos, sa pangatlong application, 2 bags na lang siya. Tapos, isang complete, isang urea. Ayan, yun po yun. Tapos, pabuntis na ang ating palay. Yun po yung nagamit natin sa fertilizer. Okay, tapos, dito naman tayo mga loves sa
mga ka-farmers dito po sa gross income ko. Ayan. Ito yung nakakatuwa sa isang magsasaka. Kapag kumikita, alam niya ng mga magsasaka. Ayan. Mabuhay po tayong lahat. Mga pinaram po dito. Ayan na. Para ayan na nila. Kalimitan nga daw ay laging lugi. Kaya parang nadala na sila. Kaya lumipad na. Ayan, pumunta na sa kung saang lugar. Pumunta ng Manila, karamihan. Ayaw na nila. Pero kapag po naman ay inalagaan natin ng maayos yung ating sinasaka, ay talaga namang kikita. Ayan, samahan din natin ng panalangin sa Diyos para hindi tayo daanan ng mga kalamidad. Ayan, update ko po kayo sa aking gross income, mga ka-farmers. Okay, ayan. Ito po. Gross income ni Ate Daisy ay sa area ay 5,000 square meter. Total yield, 132 kavans. Average kilo per sack ay 54, mga ka-farmers. Tapos total kilo natin ay 7,128. Tapos price per kilo ngayon dito, mga ka-farmers, ay 15.60. Ayan, dati. Nung last week lang, nag-16.10. Tapos ilang araw lang po, ayun, bumagsak na naman ng 15.60. Okay, tapos yung gross sales natin ay 111,196.8. Ayan, yun po yung ating gross sales. Ayan. Ngayon po, ibabawasin na natin yung ating mga nagastos. Ika nga, net income natin, mga loves. Net income, 111,000. Tapos, yung ating expenses ay 45,616. Tapos, yung ating yung ating total na gross income. Ayan, dito na tayo sa gross income, mga loves. 65,580.8. Okay, yun po yung ating kinita. Ayan. Wow po sana ay suportahan nyo din po. Ayan, maraming salamat mga kasaka. Happy farming po at maraming salamat sa inyong panonood.